You are now watching ShowSnap, your daily showbiz update. Isa nga ang aktor na si Romnick Sarmienta sa talaga namang hindi matatawaran ang galing pagdating sa pag-arte. Isa din si Romnick Sarmienta sa nakasama ng Katniel sa serye na Too Good To Be True na kamakailan lamang ay natapos na nga sa nanonood nito sa Netflix. Samantala, isa rin si Romnick Sarmienta sa nagtrending sa social media nung nakaraang halalan dahil na rin sa kanyang mga posts or sa mga pasaring at alam ng marami na siya ay antay at halata naman na siya ay antay sa administrasyon or Marcoses. Well, panibago na naman ngang banat ang namataan ng mga netizens sa naging post nitong si Romnick Sarmienta sa kanyang social media account. At mula sa naging artikulo ng balita.net, hindi nga ito napalampas ni Richard De Leon. Doon nakalagay ang Romnick Sarmienta, may patutsada sa payasong nasa palasyo. Mula sa naging artikulo ay pinunto nga nila ang mga naging tila patutsada nga daw ng aktor na si Romnick Sarmienta about sa kasalukuyang administrasyon. Dahil alam naman na marami na ang sinuportahan niya ay walang iba kundi si former Vice President Lenny Robredo. Usap-usapan ang makahulugang pasaring ng aktor na si Romnick Sarmienta na ibinahagi niya sa kanyang Twitter account nitong November 7 sa pamamagitan ng kanyang sulat kamay na tula na isinulat sa paraang calligraphy. Ang tula ni Romnick ay patungkol sa isang clown o payaso na nakapasok sa palasyo. Sabi ng sulat kamay nitong si Romnick, "When a clown enters a place, he doesn't become a king. The palace becomes a circus. There's a fine line between that which pleases and that which is beneficial, and it's called discernment. I have been many things to different people, and the only difference I see is who they are to me." Kaya naman, kuro-kuro ng mga netizen ay tila patutsada nga ito ni Romnick Sarmienta sa kasalukuyang pangulo na si Bongbong Marcos or si Pangulong Bongbong Marcos. Well, alam naman ng marami na hindi nga sinuportahan itong si Romnick at bagkos, talaga namang napakaraming patutsada ang nilalagay niya sa social media. Sabi nga nila, kapag ka ikaw ay antay o hindi mo gusto ang isang tao, talagang lagi mo itong tutuligsain. Nagkaroon naman to ng iba't ibang reaksyon sa mga netizen. Narito at ibahagi po natin. Sinang netizen na si Nancy, nice one daw. Sabi naman ni Manuel, which is nice on what he said. Val Alastilim, say niya, pag inggit, pikit, move on na, hindi pa huli ang lahat. Sabi naman ni Jordy, Romnick, look at yourself first, ikaw naghahanap pa ng bagong asawa. Sabi ni Rochelle, buksan ang mata or may katarata. Sabi naman ni Cherry Go, bato-bato sa langit, feel nyo ba? Hahaha, hilig nyo kasi sa circus, kaya alam na alam nyo. Sino naman itong si Maria Leylan, anong move on yan ang taong grabe ang pagmamala, sakit sa bayan. Sabi naman ni Oye, bakit hindi tumakbo ng eleksyon? Pauwi sa bahay niya. Sabi naman itong si Rossi, ang laos nagpapapansin sa pamamagitan ng patutsadang tula. Nagiging clown sa sobrang pait na natalo ang kandidato, Bao. Sabi naman ni Volts, well, tama naman, sabi ni Romnick. Sabi ni Ferdy, sa ang banda, magsama-sama nga kayo mga bitter, hehehe. Sabi naman ni Roberto, who do you think you are? Perfect? Si Estrella, sinabing no need to be perfect to express one's opinion. Porque hindi perfecto, para na lang robot, tanggapin na lang lahat. Kahit may dapat punahin, let him be an active and concerned citizen, not a gullible one. Well, ano ang masasay nyo sa ngayon ay talagang hindi pa rin daw makamove on ng mga bitter na mga supporters ni Vice President Lenny Robredo. Ilagay na ang inyong opinion dito sa ating comment section. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Now.